and strip Aaron of his garments, and put them upon Eleazar his son. And Aaron shall be gathered unto his people, and shall die there. And Moses did as the Lord commanded, and they went up unto Mount Hor in the sight of all the congregation. And Moses stripped Aaron of his garments, and put them upon Eleazar his son. And Aaron died there in the top of the mountain, and Moses and Eleazar came down from the mountain. Paisabay. And when all the congregation saw that Aaron was dead, they mourned for Aaron 30 days, even all the house of Israel. Let's pray, Lord. Salamat po sa inyong mga salita again. Mag-aaralan namin sa quiz kanina kung saan didiscuss din niya. I pray na kayo pong malulati. Nagabay sa bawat isa. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Mga po na po. Oh, ito yung quiz natin ah. Sinadya ako po. Ngayon po, ganun gagawin natin para mas lalo nating maaral, no? So, gagawin natin pag quiz day, yun din yung preaching sa hapon. Amen? Para manamnam natin. Kasi iba, kinabisado ko yung pastor. Hindi ko naman alaman, natutunan. So, hopefully, madiscuss natin lahat ng importanting points. Amen? So, naka-move on na? Okay. This time ay tatlong chapter po tayo kanina. Okay na kayo? Move on. So, background. So, tatlo po to. Ang title po pala nito is, ano sabi ko dyan? Thoughts on the life of the servants of God. Thoughts on the life of the servants of God. Kasi may mga magandang points dito. Parang halos na summarize eh. At una, mga points natin dito, makikita natin. So, isabihin, lahat tayo maglilingkod sa Diyos sana, dapat, to different capacities, iba-iba tayo, pero iba-iba yung role, pero sana maglilingkod tayo sa Diyos lahat, amen? At maganda. So, pero yun nga, walang perfect, makikita din natin dito lahat. So, pero sana we look forward to serving the Lord. May mga maganda, may mga mahirap, may hindi rin talaga ganun kasaya. Pero yun totoo eh, yun ang reality. So, tanggapin natin. So, ano ba? Yan lang apat na points. Yan tayong tatlong chapter. Tingnan natin ano nangyari sa buhay ng mga likod ng Diyos. So, prominent si Moses. Pero kasama na rin si Aaron dito sa tatlong chapters. So, sino ba si Moses? Again, siya ay... pareho silang Levites, no? Aaron and Moses. Siya yung pinili ng Diyos, malinaw po yan. Walang nakagawa sa ginawa niya. At medyo miraculous pa nga yung kanyang pagka-survive, di ba? Pinapatay yung mga lalaking time nila. Pero siya ay naglakas ang loob, nagtiwala sa Diyos yung nanay-tatay niya. Tinago siya hanggang makaligtas siya. Nakita natin yung provision ng Diyos doon. Saan, di ba? Sa halip na mamatay siya, papahamak yung magulang niya. Bandang huli, yung nanay niya rin nag-alaga sa kanya, di ba? Sinweldohan pa siya. So, maganda eh. Kaya nga, napakaganda. Pero yung unang 40 years ni Moses, I'm sure, iniisip niya na yon. So, iba-iba kasi, pati pag-rendition ng mga pelikula, iba-iba din eh. Kasi ni-imagine nila paano nangyari yun. Kaya sabi lang sa Bible, alam niya na eh, di ba? Kaya nga pinatay yung Egyptian. Kala niya, ganun yung way na kung saan ililigtas yung mga, hindi nga pwede, mahirap. So, siya ay anak ng mga Hebrew, pero siya po ay, ang vision siya kanya, papalayaan niya yung mga, paano pa malalaya doon? Nasasakupan niya kayo. So, bandang huli, siya po ay may time na binalayas. Nailito na ako sa kwento kasi sa pelikula eh. Pinalayas ba siya? Lumayas siya. Tumakbo siya, di ba? Fearing the fear of Pharaoh. Kasi may pinatay siyang Egyptian, syempre, kahit prince of Egypt siya, ba? Ano siya, mananagot siya. Doon sa pelikula kasi, ayaw siyang paalisin eh. So, iba eh, no? So, ayan. So, bandang mali siya, ibumalik. Okay, lumayo muna siya ng 40 years. Comfortable na siya doon sa kanyang lugar, sa media. And then, ano pangyari? So, kaya tinawag siya ng Diyos, di ba? Yung pinaka, sabi natin, sikat na tagpo. Isa sa mga sikat na tagpo sa Bible, Old Testament. Saan, ano yung nakita niya?
The burning bush. Nasusunog pero hindi nauubos. Nakaiba yun. So tinignan niya, yung pala ay naging tagpo yun. Nagtagpo sila ng Diyos doon. So, the boses lang ng Diyos. So, anyway, siya ito sumunod naman. Siya yung makikita kapag ligtas ka, magpapalaya sa mga Israelites. Sumunod siya. Noong una, nagireklamo siya. Bandang uli, doon papasok si Aaron, nakapatid niya. So, si Moses kasi, sa tagal siguro daw niya, hindi nakakapag, ano, kausap niya, laging kambing, baka, saka sheep. Daddy, okay pa lang magsalita si Daddy. Si Moses, ano eh, 40 years. Bakit? May mga kausap na siyang tao doon. Yung joke lang ni Pastor yun eh. Nagsabi nun eh. Anyway. Ay sumunod at hinatap nila si Pharaoh. No? Silang dalawa magkapatid. Pero nung nakalaya na po sila doon, again, ginamitan ng Diyos ng kanyang mighty hand. Ibig sabihin, miracle power ang pinakita niya. Hanggang makaalis sila. Yung binasa natin, no? Psalms 105, napaganda, no? Parang sinamarize yung nangyari ulit doon. Talagang pinalaya sila doon kasi natakot sila eh. Natakot na yung Egyptian eh. At sila'y nakalaya. Ngayon, itong tagpo sa Numbers 18, 19, and 20, matagal na silang journey. Kasi sila hindi nakapasok agad. Supposedly, days lang, andun na sila. Kaso, pinaikot-ikot sila kasi nga nung di sila sumunod nung time ni Moses doon, yung 12 spies. So, yung 12 spies, yun yung dalawa doon, sikat doon, yung siyempre si yung dalawang nakapasok mo, si Joshua and Caleb, isang taga-Juda, isang taga-Ephraim. So yung iba natakot, iba yung evil report ang sabi sa Bible, ibig sabihin, mali. Hindi natin kaya yun. Kaya mag-iingat kayo sa sinasabi nyo. Men, lahat ng sinasabi nyo, kung di kayo ikokorek, nakaka-apekto yan. Kunwari, mayroon nagkasabi dito si Maris, si... Sino ba to? Wala si na Brendan. Ay, Brenda tuloy. Si Bea sa si Barbie. Ah, wala si Barbie. Ayun na, si Aya. Kunwari, si Jared, sabi niya kayo, no? Mabuti nga, hindi na ano siya ng kuya niya, no? Si, pay natin si Sean. Ano kayo na doon matin? Parang una, gusto ng gusto, di ba? Pray natin, bakit ayaw? Ganun din si Jackie. Anyway, kunwari si Jackie, sinabihan si, sorry, si Rachel, sinabihan si Jackie, ayaw ba tayo matin? Di ba, minsan isang salita lang yan, nakakadala yan. Naalala yung preaching natin sa cheap shots, di ba? Ganun yun. Ako, problema yun ako sa diba sa pastor tayo. Kung paano natin yan. Ngayon, ang i-believe, kung malakas kayo salita ng Diyos, matalino kayo. Hindi kayo basta-basta madadala. Anyway, bata napunta dun. Yung salita, no? Yung influence. So, yan, yung mga spice. So, kaya nagalit ang Diyos na sa sampu, eh. At sinabi agad sa kanila, hindi kayo papasok, sige, mamatay na lang sa wilderness. Eh, nagbago yung isip. Sige na nga, papasok kami. Wala na yung blessing sa kanila. Ang dami nang matay, kaya yun. Mandang huli, alam nila, hindi nila kasama ang Diyos. Hindi nagpaikot-ikot sila. Eh, punta na tayo dito. So yan, kaya nagpapaikot-ikot na sila. Ang pangako sa kanila, makakapasok naman sila, kaso hindi na sila, yung mga matitira na. Mga 20 years old below, except Joshua and Caleb. So, ito na yung tagpo na yun, no? So, actually, itong point number one natin, itong Numbers 18, ano yung main ano dito? Napakahaba, di ba? Yung mga kinabisado nyo. Yung mga priests, Levites, ano nga? And what about them? Yung mga? Charge. Yung gagawin nila, trabaho. So, kaya tamang-tama ito sa ating team, no? Thoughts on the life of a servant of God. So, mga lingkod nun dyan, Diyos. So, pag lingkod ka, nagtatrabaho ka. Amen? Yun ang isang mga description mo. Parang kanina umaga naman, mga title naman. Ibig sabihin, pag tinawag kang doktor, nang gagamot ka, hindi ka pumapatay. Dapat, di ba? Kaya yung mga nagpabakuna, yung mga ano yan. Yung isa sa mga ano doon, namatay daw yung isang ano eh. Nagdududa sila kasi wala silang... Yung isa sa mga ano, kilala nyo yun, baka... mga doktor na lumaban dyan, Pilipino. Actually, marami lalo sa China na matay, pinatay. Malamang pinatay kasi biglaan eh. Sila eh. Sa Pilipinas, mayroon din. Kesyo, kinasuhan ng kasong matagal na kulong. Doon na matay sa kulungan. Nakakawa, di ba? Nakakaano. Malimutan yung pangalan.
So anyway, so tayo maglilingkod sa Diyos, dapat ito yung mga points na pwede nating isipin. So number one, so ano nga yung nakita nyo dito, yung mga charge, so naglilingkod tayo. Pero actually, ang dami dito, yung mga offering, di ba? Yun ang kinabisado nyo, ano yung ibibigay sa kanila, ano yung sunugin, hindi sa kanila. So ang point ko lang dito, basahin natin dito sa din ano na ni ano kanina ba? So sinong pinakabida dito? So yung Levites kayo, parang may subgroup pa sila yung mga priest. No, kaya sabi ka yung tama yung sagot sa kanina, yung priest ang pinaka nasa front line na tinatawag nila. Yung sabihin, sila naglilingkod sa Diyos. Pero hindi sila lang. Meron sila mga kasama, mga tuwang. Isang buong tribe yun, napakarami nun. So yung mga hindi nila kaya, kasi sa kanila naka-reserve lang yung mag-offer. Mag-offer yung pinakabanal na gawain sa temple or sa tabernacle. By the way, ikukumpara natin to sa panahon natin ngayon, okay? Hindi natin gustong aralin to ng wala lang. Kaya ngayon kanina, kinabisado nyo na i-apply natin sa panahon natin ngayon. So sino yun yung equivalent sa mga priest nung panahon nila? Okay, yung priest actually, lahat yan ang mga believers na nilalapit natin ng Diyos sa tao at ang tao sa Diyos. Pero tama yun, sa leadership, pag nag-usapan leadership, malinaw, leader din yung high priest, di ba? Dalawa yan eh. So yung nabagay natin kanina umaga, si Zerubbabel, tsaka si Joshua sa panahon ni Haggai sa Zechariah, mga leader yan, laging ganun dapat sa kanila dati. Leader yung spiritual and then merong civil government. So sa panahon ni Jesus Christ, kung alam nyo na, lahat yun siya. Prophet, priest, and king. Tatlo. So kaya sa panahon din natin, ang pattern natin sa New Testament, minsan, pag nag-umpisa, nag-mission dyan, si pastor lahat yan. Pati asawa niya, pamilya niya, tangay-tangay niya yan. So dapat alam mo lahat gawin, alam mo yung direction ng buhay mo, paano may ma-manage, paano yung ma-sustain. And of course, yung tuturo mo dapat tama, no? So ikaw rin yung mag-rule sa church. So ganun yan. So tama yun, no? So medyo may comparison sa panahon natin, yung mga priest, Aaron, sa New Testament church, yung pastor. Okay? O sino kayo yung Levites? Kasi mananong pala tayo, lahat na tayo, sabi natin ito, Israel. Kasi talaga naman tayo Israel ngayon, amen? Sabi sa Galatians 6 nga ba yun? Deacon. Okay. Pwedeng ganun. Pwede rin yung pamilya ng pastor. Kasi kahit ang naglilingkod lang yung priest, sino yung kumakain din, di ba? Nakikinabang din sila sa tithes. So kasama yung mga pamilya ng pastor. Pero hindi sila yung mismong chinacharge. Pero meron din, di mo maiwasang hindi sila maisama. Okay? So yun yung kukumpara natin ngayon, ha? And then pwede nga rin yun. Kung meron pang support group or may staff, yung ibang church, pag medyo malaki, may staff na, binabayaran yun. So nakikinabang din sila kung meron. Okay, nasa na ba tayo? And then, bago ko bigay yung points, gusto kong makita muna natin yung comparison. So ano pa yung mga ano na dyan? Sabi dyan, therefore thou and thy sons shall keep the priest's office for everything of the altar and within the veil. So lahat ng bagay doon, sila maglilinis, mag-o-offer, mag-schedule. Kung alam niyo yung mga madalas na ginagawa, ano yung nagagawa nila? Yung tinapay, yung, di ba, lagi yun. Kailangan continual, di ba, yung bread. Yung show bread, okay? And then, yung kandila, di ba, lagi yun. Sabi doon, dapat lagi may sindi yan, di mawawalan. Ay, nakalimutan po. Brown out. Walang ganun. Dapat, pinapalitan nila, may schedule yun, may ano doon, may tao doon. Eh yung mga oil dati, alam nyo naman ginagawa yung oil. Hindi madali, dinidikdik pa yun. Ano man yun, pwede silang bumili siguro. Pwede rin offering ng congregation, pero still, dapat lima walang yun. So, nakita nyo yun, silang nagmamanage, sila ang in charge. Yun doon pumasok yung charge yun, in charge. So, hallowed things, lahat nga na may kinalaman sa offering, sa Panginoon, sa Bible. And then, yan. So, kinukumpara tayo dito. But especially yung leadership sa ano. So, ngayon, kaya point number one ko, provisions of the Lord. So, ang hirap ng trabaho nila,
Kakayanin mo ba yun paglingkod ka ng Diyos? Imagine nyo sa ikumpara nyo na yung sarili nyo ka na, naglilingkod ka sa Diyos, binabalak mo na yung pinapaano mo na yung pinaplat mo na yung buhay mo. Paano ako maglilingkod sa Diyos? At the same time, yung aking pangailangan ay hindi rin naman mawawalan. Diba? Yan yan. Mga pastor, yung aking ano eh. So again, ako ha, yung aking naging natutunan dyan, sa pagdating sa pangailangan ng pastor, biblical talaga yung dapat nag-provide yung church. Kaso nga, sa umpisa, paano? Yun ang tanong, yung transition. So I believe, hindi masama magtaba. Hindi lang talaga masama magtaba o talagang hindi masama. At dapat nga, kasi nga, ang pastor, isa sa mga qualification niya sa 1 Timothy 3, Titus 1, dapat may asawa, may mga anak eh. Paano ka lang mag-aasawa kung walang anak at mag-anak wala kang tabaho? So, default yun. At may tabaho ka. Ngayon, pag talagang mature na yung church, trabaho mo rin naman yung church, so sila na ngayon magpapakain sa'yo. Okay ba yun? Amen. Yun ang sabi sa Bible eh. Pero hindi madali eh, kasi nga, hindi, ayaw mo rin naman pilitin. O paano nga yung tuturuan mo? Yun ang tabaho mo ay hirap. Taon, dekada yung bago. Pero pag naturuan mo na, hindi, you know, parang masarap. Parang, sabi nga si pastor, gano'n, parang gano'n na lang. Wala nang ginagawa si pastor, gano'n na lang. Pray, pati announcement, may iba na gumagawa eh. Gano'n talaga, nag-invest ka ng buhay mo, ilang taon yun eh. 40 years. Ay, hindi naman 40. Mga gano'n, 30 years. Tinabaho mo yun. So, siguro naman, hindi na masamang umani. Amen? Hmm. Yan, kaya sabi dito, sinasabi lang dito, alam nyo, binasa nyo ito, kinabisado nyo, paano yung nangyari daw? Yung kakainin ng mga priest, saan naman gagaling? Sila ba yung magtatrabaho? Nanguhuli ba sila ng ano? Meron din sila mga flock, di ba? Yung sabi sa Levites, meron yan eh. Pero hindi yun ang default, kasi kung wala kang sariling land, di ba, yun nga yung paulit-ulit dito, wala kayong land, at kaya ang kakainin nyo, manggagaling sa offering ng mga kapatid nyo. Everything devoted in style shall be thine. Oh, sarap dun ah. Kaya yung point ko dito, provision of the Lord yan. Ang ginawa sa kanya ng Panginoon, we need hold din yung land sa kanila, di ba? So, isipin mo, paglingkod ka ng Diyos, ba't ganun, pastor? Pag ikaw lingkod ng Diyos, yung mga member, kahit anong gawin sa buhay minsan nila, umaten sila o hindi, magwala sila o hindi. Di ba? Tapos hindi sila mismo, hindi mo minsan kinikilates. Pero yung pastor, lahat tinitingnan ang kilos mo. Parang unfair naman. Pero then again, hindi pa rin. Kasi, bakit? May kapalit naman eh. Di ba? So, malinaw yun. Yung 12 tribes, naging 13. Kasi, manasin, ano, doble kay Joseph. Pero, inalis naman si Levite. So, 12 pa rin. Yung 12 tribes na mayroong land, dinivide. So yung Levite walang sariling land, paano kung papayaman doon? Kaya ito yung naaral ko dito ha. Paano natin i-apply ngayon sa mga pastor yung ano, wala silang land? Ano yung sabihin nun? Ibig sabihin nun, wala silang handle sa sanlibutan. Ibig sabihin, dapat di ko ka nang mangarap yumaman. Okay? Ang gusto mo lang, mayroon kang mapakain mo yung mga anak mo, buhay ka, tapos ma-provide of course yung sa gawain ng Diyos. Na hindi naman masyadong marami yan. Depende kung gaano tayo karami. Kung hindi na tayo gaano karami, hindi natin kailangan maraming pera. Kung marami tayo, marami magkocontribute, di marami din tayo ang provision. Di ba? Nakita niyo yun? So, ibig sabihin, buhay ka, ang lingkod ka ng Diyos. Kahit may inalis ang Diyos sa'yo, buhay ka pa rin. At saka yung balance niyan, ganito yung check and balance dyan. Basta parang ano naman yun, parang abuso naman yun. Kasi pastor, magtatrabaho yung ibang tao, tapos si pastor yung kakain. Pero ang trabaho naman ni pastor, kayo naman ang mapakainin. So balance eh. Ngayon, parang nangyari yan sa Israel exactly. Ang unang sinisi sa kanila, nung mga nagwala na yung mga kapatid nila, sila din eh. Eh bakit di nyo tinuruan kasi? Eh ba't di kayo nag-o-offer? Eh kasi di mo kayo tinuruan. Eh ba't di mo kayo tinuruan? Kasi di kayo nag-o-offer. Hindi mo pwede sabihin di kayo nag-o-offer kaya hindi kayo tinuruan. Kaya nga, ano yan eh. Kaya nga dito sa atin, di ba ganon? Si pastor mag-provide muna sarili niya. Yun ang mahirap dyan, mag-umpisa. Okay, naintindihan nyo ba yun? So, lahat kina-open ko sa inyo para kasi nga, alam ko, eh, kailangan nyo rin malaman at alam nyo rin naman, di ba? At para doon sa mga iba na mag-uumpisa. Paso, paano nangyari yan? Ito yung hindi ko nagusto sa iba kasi parang, hindi naman sekreto, pero parang ganun eh. Minsan, hindi ma-open sa inyo yung option na yun kasi hindi mo alam kung paano.
sa atin dito, alam mo lahat. Amen? Amen. Kasi hindi ko rin gustong mamili sa inyo. Ito si Rapi, gusto ko to. Body-body kami. Ito yung next na pastor. Sa kanya ko lang sasabihin nyo, kailangan malaman. Sa iba hindi. Tama ba yun? Hindi mo nga alam eh, kung sino magtatapad dyan. Kaya style natin dito, lahat, alam nyo dapat, bahala na kayo. Kung makukuha nyo, hindi. Kung hindi nyo makuha, ibig sabihin, hindi kayo. Kasi hindi maintindihan eh. Okay. So, sana nakuha nyo yung balance ha. Hindi unfair ang Diyos sa Levites, sa priest, at lalo kayo, sa pastor. Amen? Hindi yan, lalo sa mga tao. Ay, unfair naman si pastor. Pag nag-tithes kami, si pastor, mag-tithes din siya. Kaso sa kanya rin pupunta yun eh. Di ba nga? Inaisip ko yun dati eh. Kahit nga ko yun dati, gano'n. Di nag-tithes. Si pastor, mag-tithes kayo, mag-tithes kayo. Yun ang kalupa ng Diyos. Si pastor, sa'yo pupunta yan eh. Kaya lakas ang loob mo eh. Pero hindi mo rin alam, pag hindi siya nagtapat naman, ano naman, mawala yung tao, mawala yung tiwala. Di, sakit na naman sa ulo. Diba? Kasi parang binato mo yung sarili mo kung hindi ka nagtapat sa Diyos at sa tao. Diba? So balance po yan. Actually, kahit sa gobyerno natin, ganyan yan. Walang pinagkaiba. Yung mga tao ngayon, may mga gobyerno po nagkakagulo ngayon. Lalo yung mga tanda, nakita nila. Nagkulang sila sa mga kabataan. Wala, ni-spoiled nila. Eh yung mga, ano ng mga gobyerno ngayon, ganun, diba? Paano ka matanda ka na may, ano ka dapat, meron kang benefit, di ba? Support, eh. Kung nag-pension na maayos-ayos, di ba? Kasi iba, pension, di ko mabuhay. Pero kung inayos mo yung buhay mo, tinuro mo yun sa mga bata, sila ngayon yung magtatrabaho para sa'yo, di ba? Ginaya rin sa Bible yun, eh. Sa totoo lang. Eh, kaso pag nagpabaya ka, in-spoil mo yung bata, sige, maglaro kayo na maglaro. Di naubos yung pondo, di sinantalo, di ikaw din. Nakita niya yan? Ganyan po yung prinsipyo ng Bible yung naginaya lang. At maganda po hindi yun unfair. Amen? Amen. So, hindi ko na isa-isahin to, pero yun, kinuwis nyo na to eh. Basta ganun, ang judgment ng Diyos, okay, merong isang, actually, ang gusto nyo dyan, mga panganay, kung maalala nyo yung quiz natin, di ba? Gusto nyo lahat ng panganay, ibig sabihin nun, sinabi rin kanina sa Psalms 105, di ba? Ano daw yung lakas ng Egypt? Yung mga firstborn. Ibig sabihin kasi, may ibig sabihin spiritual, ibig sabihin, pag-asa mo yan eh. Ibig sabihin, mga anak mo, mahal mo yan. Kaya ka nagsisikap ngayon, hindi ka pa inom-inom at bahala na mamatay. Kasi iniisip mo yung mga anak mo. Eh, paano kung pinatay ng Diyos yung mga panganay? Di ba? Sabi, kung kayang patay ng Diyos yung panganay mo, pwede rin yung sanod, yung kasunod, pwede yung patay niyan eh. Kaya na-realize yung mga agent, natakot sila eh. So, ganun din tayo ngayon. Kung gusto natin tuloy-tuloy yung buhay, no? Ng mga anak, apo natin, mag-ayos tayo sa Panginoon. So ngayon, special kasi nga yung mga Levite tsaka yung mga priest in that pinili sila ng Diyos, pagtrabahuhin lang sila kung ano yung gusto, kailangan ng... Imagine mo rin yung mga ano, kaya hindi rin unfair to eh. Pag kayo, hindi kayo pastor, mayroon mga bagay malaya kayo, mas malaya kayo sa maraming bagay, di ba? Katulad si Bad, sinasabi ko, alam ko, nag-support siya dito, pero may lakad siya. So, default yun. Ako sasalo nun, di ba? Ganun yun eh. So, ang pagpastor ngayon, bukod sa mga, I believe, kasi yung iba, hindi na pinainiwalaan ito eh. I believe, pagpastor ka na, huwag ka nang payaman. Bawal na. Actually, bawal. Hindi na ito na iba, pero yun ang illustrate dito eh. Ba't ka hindi bibigyan ng lupa? Imagine nyo yun, ba't hindi bibigyan yung lupa yung Levites? Eh, tribe din naman sila. So, what? Di ba? Kasi may gustong kunin sa kanilang Diyos, pero may ibabalik naman sa kanila. May ipapalit. Ngayon, eh, basta Levites, parang boring naman yun, di ba? Basta, boring naman yan. Kaya nga maganda sa panahon natin, hindi ka tulad sa kanila, pag anak ka ni ganyan, hindi ka na makapili. Sa panahon natin ngayon, maganda. Kayo mag-isip, kahit mga anak ko, hindi ibig sabihin niya, basta agad eh, di ba? Yan ang maganda, may kalayaan tayo. Therefore, pag ikaw namili ng pat ng buhay mo, walang kang sisisi, hindi mo isin ng Diyos, hindi mo isin ng church. Amen. Amen? Amen. So, number one, provision ng Diyos. Andon sa mga lingkod niya. Hindi yan unfair, pero andon. Hindi yan magkukulang. Imagine nyo kung ikaw ay, so baka magutom kami. Mga priest, magutom kami. Offer lang kami ng offer. Eh, pag wala nagdala, and tanong nga, ba't wala magdadala? Sabi natin mag-backslide yung kalahati niya, meron pa rin eh. Ganon din sa church. Ang church, kung lahat tayo nagtatides, buhay na buhay. Eh, iba ngayon, nagtuturo ng kano-ano pa eh.
Meron pang more than na ano, more than tithes. Ngayon, hindi rin bawal dito yan, pero hindi rin tinuturong, wala nang iba yan. Ibig sabihin, yung tithes lang yung minimum. Okay? Kung binibigay mo yung 10% yan, buhay na tayo. Buhay ang gawain. Ikaw din, hindi ka nahihirapan, hindi ka rin naabuso. Totoo po yan. Kasi pag hindi mo binibigay yung tithes mo, ibig sabihin, parang gusto mo yung buhay mo, yung pera mo, sa'yo lang. Unlike, pag binibigay mo yan, nare-remind ka lagi na hindi sa'yo yung mga, kung ano mo kinikita mo, hindi sa'yo yan. Pwedeng kuhain lahat ng Diyos. Anytime yan, trabaho mo, yung lakas mo, pwedeng kuhain ng Diyos yan eh. So pag binibinabalik mo yan, nare-remind ka na galing sa Diyos yan. At pwede kang umasa, Lord. Pwede ba, protektahan mo, di ba, Malakay 3. Nakapaasa ka na, protektahan niya yung pinagkakitaan mo kasi binibigay mo naman yung para sa kanya. Okay? So sabog-sabog tayo kasi ano ko lang to eh, thoughts nga eh. So number one, maglingkod ka sa Diyos, huwag kang matakot. Ang Diyos ang magpo-provide. Yan. At maganda yung sistema niya. Kung napansin niyo yung ano natin, may check and balance, may, you know, gawin mo yung part mo, hindi ka magkukulang, hindi ka pagkukulangan ng Diyos. Again, both sa mga lingkod ng Diyos, I mean sa frontline, tinatawag nila, and then kayo din, yung mga hindi pasto, hindi ano, pagpapalain din kayo, tuturuan din kayo. Kasi ang na-observe ko sa mga churches, ganun din, pag nagkulang din, sabihin natin nangyari na tapat talaga yung pasto, talagang tapat eh. Pero may yung mga member, alam mo na, for whatever reason, kung natin, ayong maniwala, mahina, hindi na nila ginagawa yung dapat nilang gawin. Sa palagay nyo, ano mangyayari? Yung pastor, kung tapat yan, matibay yan, tuloy lang siya. Ang problema nga, wala namang ganung sobrang tibay mo na nakita mo, walang suporta, tapos tuloy ka pa rin eh. So, dapat ganun, dapat. Pero minsan, manghihina at manghihina yan, mamaya, makikita natin. Last point. Okay, so yun na muna. Number two. Sa chapter 19 na, ano yung mga dinidil dito? Actually, dito mo lang makikita yung red heifer. Okay? So, maraming offering na klase ng offering, pero to specific tong red heifer na to. Dito lang. Ano ba yun? Meron bang pulang cow? O, yun niya eh. Ibig sabihin, hindi ganun kadalas yan, di ba? Madalas, ano yan eh. Puti, itim, pinakamaraming puti, itim, batik. Meron bang pula? Meron. Pero special din yung ginagawin sa kanya, di ba? Una, anong gagawin sa kanya? Hindi siya i-offer sa altar. Binasa niyo na to, ha? Wala nga mga question kanina ganun eh. Ang pagkakaiba sa kanya, susunugin sa labas. Sa labas, kakatayin siya doon. And then, ano pa? Ano ba sa inyo? Iba-iba ba? Iba yung ano, hindi ko nakuha yun. Basta ang isa doon, usunugin talaga siya. And then, kay Eleazar din, yung priest din lalabas. Sa harapan niya, susunugin. Tapos meron pang sahog na, ano yung mga sahog? Yung mga cedar wood, hyssop, hanggang maging abo. Anong gagawin sa abo? Itatago at sa... Ayan, haluan ng tubig, anong gagawin? Inumin. Ayun, gagamitin yung tubig na nilagyan ng abo. Ang ingredients ng abo is red heifer, saka panglinis. So, maraming mga purification sila, di ba? Yung mga sinampol dito, yung nakahawak ng patay, ganyan-ganyan. Yun ang ginagawa. At pansinin nyo rin, yung mismo nag-sunog doon, mayiging unclean. So, medyo natake na natin yung last time. So, ano yung pinipicture sa panahon na lang natin ngayon ng uncleanness? Kasalanan. So may mga panahon, no? Napansinin niyo rin kahit sa preaching, hindi ka laging bida, minsan tinitira ka ni pastor, 'di ba? Kasi pag may ginawa ka talagang mali, dapat mo malinis, makarecover ka. Amen. So paano sa panahon nila, hindi naman pinapalis lahat kasi wala nang matitira. So anong ginagawa? Meron lang methods. Kaya ang point number 2 natin sa paglilingkod sa Diyos daw, ano? Importante at hindi mawawala yung kasalanan. So ang gagawin natin bilang lingkod ng Diyos, dealing with sin is constant. Lagi yan. Kaya nagbigay ang Diyos ng method kung paano mo ididil ang kasalanan. Okay? So ganun yan eh. Ibig sabihin, alam ng Diyos na hindi mawawala ang kasalanan, dapat mawala hanggat maaari.
Pero may mga bata na naman, papanganak, tuturuan mo yan. So, hindi perfectly makakasunod yung congregation. So, merong way na pinupurify tayo. So, paano yan sa New Testament? Para sa atin yan. Nagusunog ba tayo dito? Pag ano dyan, wiwisikan kayo, parang, ayun pala nakuha yung holy water, matula tayo ngayon. Spiritual lang ngayon yun. Maraming sa offering sa Old Testament, hindi na yan applicable ngayon. Pero merong matututunang prinsipyo. Handaan nyo yun, ha? May prinsipyo, pwede nating apply. Parang yung Leviticus 20:13, patayin natin lahat yan. Sa panahon natin ngayon, hindi applicable, di ba? So, pero patayin pa rin natin sa, ano ba yung pamatay natin ngayon? Di ba? Yung ating weapon, so, Word of God. So, kahit ngayon, yung mga bakla, may propaganda, puro vice pangit ngayon this week, eh. Kasi siguro dahil, ewan ko, sinadya ata nila yung propaganda rin na kay Shabinan muna, tapos pagbalik, ganyan. Diba? So, pero pwede nating labanan yon. Hindi natin sila papatayin, pero papatayin natin sila salita ng Diyos. Dapat alam mo yung salita ng Diyos. At kung marunong kang gumawa yung salita ng Diyos, kahit pa anong propaganda nila dyan, ang dali lang yan, eh. Diba? Actually, may mga normal na tao, natatawa lang dun, eh. Kasi parang ganun yung sinasabi, eh, mahal ng mahal ako, nag-iiyak pa sila, mahal ako, asawa kong lalaki. Yung mga ano, hindi naman totoo. Alam natin, hindi totoo yun. Totoo lang yung sa palabas nila. Diba? Pinapalabas nila yan. Pero yung problema, yung ibang tao kasi mahina. Di ba, maniniwala dun. Ay, oo nga, okay naman sila. Di ko, kahit ako, masaya sila. Iyak-iyak po. Mama. Ah, sige na nga, tanggapin na natin. So, lalabanan natin ngayon yan, salita ng Diyos. Diba? So, alam na natin yon. Pag-aralan natin, may tayo seminar dyan. So, ngayon yung salita ng Diyos, pwede mo apply at dapat mo apply. So, dito, paano yan? Yung red heifer na sinunog at ginagamit purification, i-apply natin sa ating mga member. Isa, mag-ganon. Diba? So, pag may nakita mong medyo loko-loko dito, na alam naman niya yung tama at mali, nagkasala, anong gagawin mo? Diba? A-applyan mo ng saktong-saktong ingredients lang. Yun ang point ko dito. Kaya sabi dito, dealing with sin is consistent but manageable. Okay, so anong gagawin natin? Salamat sa Diyos, nagbigay siya ng provide the method. Siya nagbigay nun, di ba? Anong ingredient yan? Red heifer, cedar wood, hyssop. Anong kinalaman nun? Hindi natin alam exactly, di ba? Kasi alam ka naman, pati chemistry dyan, malaman natin pa eh. Di na nga natin ginagawa yun. Di ba? So yun lang ang gusto ko sabihin dito. May kasalanan, yes. Pero pwede ma-purify yan. Yung mga young people, ganyan lang, mismo yun, di ba? Kasi yung gusto ko pala sabihin din eh. Dapat ito pala yung ating topic. Baka next week na lang. Yung mga, pag tinignan mo yung youth sa Bible, puro ano eh. Yun nga, youthfulness. Ganun talaga eh. Papatawarin mo yan. Nakikita mong loko-loko, paluin mo lang. Turuan mo. Later, yama, matututo rin naman yan. Pero pansinin mo lagi yung mga bata, ganun, makulit, sinungaling. Diba? Makulit. Tama. Ganyan yan eh. Lahat na lang kasalanan, makikita sa mga bata. Tayo naman, alam din natin yun kasi nanggaling tayo din doon. Amen? Yan. So gusto kong yun lang ha. Number one, again ha, provision of the Lord. Sa mga lingkod ng Diyos, hindi ka pagkukulangan. Kahit sa pera, pagkain, hindi ka pagkukulangan. Maglingkod ka na sa Diyos. Pangalawa, isa sa mga ginagawa ng lingkod ng Diyos talaga, hindi consistent. Consistent talaga, andyan lagi kasalanan. Tanggapin natin may kasalanan sa sarili natin, saka sa ibang tao, mga pinaglilingkod natin. Pero sumunod lang tayo sa pabantayan ng Diyos. Kasi iba po ganito, parang kailan lang, binabasa ko na naman ano. Pag hindi na biblical yung way nyo para i-deal yung kasalanan, for example. Kalimutan ko ba sa parang presbyterian yung nag-post eh, binasa ko lang yung ilang ano. Hindi na biblical eh, parang sabi niya. Basta hindi ko na naalala eh. Kasi alam ko hindi biblical, alam ko na yung biblical sa hindi biblical eh. Yung iba parang sinasike ka lang, alam yung psych, mga bata, di ba alam nyo na yan eh. Sina Peter, alam na nga yung psych, alam yung psych. Diba? Tatang niloloko or pinapaandaran lang kayo, ganyan niya. Tapos, oh, yung, pag madalas mo naririnig yan, kahit hindi biblical yan, susundin mo yan, bandang ulit, magkakalito-lito na. Yun ang point ko dito, wag kang gagamit ng hindi sinabi ng Bible na paraan para i-deal yung mga ganyan. The best pa rin. Lalo ilagi example natin yun, yung palo, di ba? Tama bang paluin yung bata? Sa panahon natin ngayon, mag-survey ka dyan, marami magsasabi dyan. Hindi na kailangan sabihan mo lang, huwag mo papaluin. Yung sabi ng Bible, paluin. Sino yung tama? Pag sinunod mo yung method nila,
Eh, depende kung isa lang ang anak mo, medyo makukuha yan, di ba? Pero may mga bagay sa loob niya, hindi magtataka lang, ba't demonyo itong anak ko? Hindi mo kasi ginawa yung method ng Diyos. So, yun ang point ko dito. Yes, ang kasalanan nandyan. Yes, mahirap yan, pero may paraan ng Diyos. Gamitin natin, purify. Gamitin natin kahit parang tataka tayo, parang anong kinalaman ng abo at ang, paano mo purify yung, di ba? Pag inisip mo yun, hindi mo maintindihan. May tubig, may abo, may... Pwede mo lang hatawin. Yun ang point ko dito. Pag sinabi ng Diyos, meron siyang paraan, sundin mo, malalaman mo. Amen? Ngayon, obviously, hindi ko maintindihan yun. Kaya nga sa panahon natin, wala nang ganun. Kasi I believe, so, symbolic yun. Amen? Yun din masabi sa Hebrews at sa Colossians. Okay. So, dealing with sin is consistent but manageable. God provides the method. Let us use the method. So, the Lord provided. Pangalawa, pangatlo. Dito na tayo sa 20. Ano nangyari sa 20? Bukod sa namatay si Aaron tsaka si Miriam. Yun ang 4 eh. Ano nangyari? Isa man nangyari dito, yan. Tuloy na sila, di ba? Pero may problema sila. Wala na silang tubig. Eh, tubig napaka-importante. So, anong ginawa ni Moses? Una, nagtanong muna siya kasi mga tao nagireklamo na, wala ang tubig, patay tayo dyan, basta wala ang tubig. Atay ka, akit ka na gano'n. Diba? So ngayon, alam na ni Moses yun eh, mabiyan, nasa desierto nga sila eh. So the fact na sumunod siya sa Diyos, nagtitiwala siya sa Diyos. Kaya ngayon, sino unang lalapitan niya? Ang Diyos, diba? So kaso, alam niyo ng kwento, diba? Binasa niyo yan eh. Nasakus niyo yan. Okay, tatulungan ka ng Diyos. Kaso, si Moses siguro katagalan na rin. Napupundi na siya ng mga taong to. Nakita na, andiyan yung kapangyarihan ng Diyos. Tinulungan sila, nagreklamo, tinulungan, nagreklamo, tinulungan. Ba't di ba nagtitiwala sa Diyos? Parang naasaw na si Moses. Eh, samantalang siya yung meekest man on the earth, sabi sa Bible eh. So, bakit alam yun yung nangyari, di ba? Sa halip na kausapin niya, hinataw niya. Hinataw niya, hindi nagustuhan ng Diyos. So ano talaga yung kasalanan niya doon? Ano yung kasalanan niya talaga? Naawa ba yung Diyos sa bato? Ano yung kasalanan niya talaga doon? Di sinabi dito mismo. Believe not and sanctify. Ito, magandang point to. Oh, sanctify, di ba? Ganito ah. May magiging bisita tayo. Okay? May mga bagay na napansin nyo ba kunwari pag yung mga bata kunwari si pag wala kayo kami-kami lang yung mga anak ko syempre kami-kami lang, di ba? So pag may mali iko-correct mo agad minsan papaloy na minsan sigawan mo pag makulit talaga. Pero bakit pag maraming tao hindi mo gagawin yun? Napansin nyo ba yan? Bakit kaya? Ang dami mong kinukonsider sa sabihin ng ibang tao para hindi mapahiya. Ayaw mo mapahiya ka, yung anak mo ayaw mo mapahiya. Eh lalo ang Diyos, di ba? Ganito po, kaya pag napahiya ka, naalala ko tuloy yung aming boss nun. Kasi may ginawa silang mali, yung mga dati yung ginawang mali. Ang sabi niya, uy, usin na natin tong trabaho natin kasi to save face for our boss. Yun ang tanong nila. Naalala. Isip-isipin ko lang, ba't hindi na sabihing mali talaga sa amin? Pero importante kayo sa mga nasa taas. Di ba? Ganun, lagi na sabi ko sa inyo, yung mga asawa niyong lalaki. Amen? Mga babae, di ba? Sa mga kayo, mamahalin. Pero yung lalaki, ano sabi? Ano yung gusto nila? Gagalangin, di ba? Eh, pag binabastos niya yan, ako, sira ang buhay niyo, sira ang pamilya niyo. So, sa lalaki, yun ang kailangan nilang mas deeper, ano nila, yung mga babae, dapat maramdaman nila, mahal mo sila eh. Pag hindi, mahirap. Amen? Yung lalaki, dapat sila ay maramdaman nila, ginagalang mo sila. Intindihan na. Ay, lalo ang Diyos ngayon. Ayaw nung Diyos na mapahiya siya. Amen? Kaya ganun din sa church. Imagine nyo dito sa, ano, may bisita tayo, Amerikano pa. Kunwari lang, tapos may maingay dyan. So, hindi yung pareho ng ordinary service, naalala. Naintindihan niyo ba ako? Tapos doon ka pa nagloko.
kung kailan may either bisita or crucial. Kaya nga, nagpe-perform dito, di ba? Isa pa yun. Pag nagpe-perform, walang maingay. Pag nagpe-preach ako, lalo, walang maingay. Nag-aaral na tayo, tapos saka ka mag-iingay dyan, di ba? So, nakuha niyo ba yung point ko? Bakit nagalit ang Diyos kay Moses? Pero ang point ko actually dito, ganito. Ba't sobra ka naman, Lord? Parang. So, alam niyo na kung bakit. Kasi nga, gusto niya ma-sanctify siya. Ibig sabihin, hindi nababastos ang Diyos dapat. Amen? Amen? Amen. Balik tayo sa tatay niya. Pag nabastos siya, minsan di na mag-iisip na matino yan. Baka paluhin ka na sobrang lakas. O baka magtanim na sa ganun po yan eh. So again, hindi ko sinabi pag tatay ka, ano ka dun ha. Obviously, bitbitin mo yan. Pero still, reality yan. Kaya ngayon dito, ang point ko dito, kaya ako sinabi lahat yun, bukod sa mga lingkod ng Diyos, isa sa katotohanan dyan, minsan parang unfair nga sa provision, pero still, ang Diyos nag-provide. So sufficient yan. Ibig sabihin, hindi ka maubusan, hindi ka mawalan, magtiwala ka sa Diyos. Pangalawa, kasalanan, hindi mawawala yan, hindi yung mabuisit ka. Ano ba yan? Tampung taon na ako nagpapasto. Kayo, di pa rin kayo. Nagkakasala pa rin kayo. Bakit ganun? Dapat in-expect mo na yun. Lingkod ka ng Diyos eh. Pero pangatlo, point ko dito is expectation can be very high. Pag lingkod ka ng Diyos, pastor ka, or kung ano ka man, mahirap. Bakit? Misan, kaya yung sumisang di ako iniwala, ang hirap magpastor, di naman, parang di naman eh. Pero hindi mo nakikita in the back, kung ano nangyayari, ano yung kinokontrol, ano yung iniisip nga, ano yung minamanage. Hindi mo nakikita yun eh, pag ordinary ang member. Kaya hindi madali. Eh, pastor, kung hindi ka naman nagugutom eh, still, eh, pastor, hindi ka naman nakapagod eh. Diba? Diba? Nakita yun si pastor na naghuhukay ng ano? Pero mayroong ibang hinuhukay. Amen? Amen? Kaya ganito yan, ihunda nyo mga kapatid, listen, mga bata, pag maglilingkod ka sa Diyos, ano, mataas ang expectation sa'yo. Nakita nyo yung expectation ng Diyos kay Moses. Diba? Isang beses lang siya nagalit, medyo, alam mo na, hindi niya napigilan yung galit niya, parusa niya, hindi siya makakapasok. Mataas ang expectation sa mga lingkod ng Diyos. Amen? Amen. Pero maganda dito, actually, nakapasok din naman siya. Amen? Tsaka lupa lang naman yun eh. Matalino ka, hindi ka na magtatampo sa Diyos. Pero kung alam nyo na yung transfiguration, nandun din siya eh. So, pero expect nyo na kung maglilingkod kayo sa Diyos, huwag kayong balat sibuyas. Amen? Amen. Ano pa yan? Kaya ito, inaano ko na yan. Kaya naglilingkod kayo. Ito, mga hindi ko pa naano to kasi mabait itong mga to eh. Pero minsan, naano ko rin si Jamie. Diba? Pero iba yung dealing ko sa kanila. Amen? So kayo, minsan naisigaw, pero pag mature nyo na, makikita nyo, wala na yan. Amen? Pero tataas na rin expectations ninyo. So huwag kayong tampururot. Amen? Ina-expect sa inyo talaga pag natanim na kayo sa church, hindi na yung tipong nasabihan ka lang, ayaw mo na sa church. Ano yun? Nililingkod ka ba sa Diyos? Mataas ang expectations sa'yo. Amen? Tanggapin mo lang. Nakita nyo na nagwala si Moses, unfair! Hindi nagreklamo si Moses. Hindi ako makapasok, okay. Sabi niya, ihanda ko na lang yung mga si Joshua, ihanda ko na lang. Ganun lang. So again, number one, provision ng Panginoon sa mga servants ng Diyos, sa mga lingkod niya, sapat. Kasalanan nandiyan, hindi mawala yan. Alamin lang natin kung paano natin mamanage. Gamitin natin yung pinovide ng Diyos na methods. Pangatlo, expect mo na mataas yung expectation sa'yo. Kaya tutulungan ka naman niya. Nakita niyo yun? So kahit pa paano, hindi niya alam gagawin niya. Walang tubig, walang tawig. Paano yun? Na pinagalita siya, pero nag-provide pa rin ng Diyos ng tubig. Nakita niyo yun? Hindi mo kaya yun eh. So ganun din sa church. Minsan gusto ko sana lahat kayo magaling kumanta. Diba? Kasi eh, nagmagaling nga kami sa diet. Diba? Na-realize ko, mayroong gagaling yung mga tao doon, manta, naipon. Kasi mga, ano, nawala ako, maraming pumalit. Amen? Dito sana marami din pumalit, amen? Pero alam nyo na, hindi tayo big sa ganyan eh.
Pero still, ang ganda pa rin. Diba? Ang ganda rin eh. So, yan. Ano pa yung sasabihin doon? Yan, tutulong naman ng Diyos. So, in-expect ko dito, hindi ko na kayang kailang piliin. I believe yung mga, parang kanina, yung regalo ng Diyos sa, ang hirap nun, ikaw yung priest. So, yung Levite, regalo daw ng Diyos sa mga priest. Parang hindi kayo masyado mahirapan, amen? Ganon din sa church. So, may mga darating dito, ngayon ba, tinuturuan natin, kung di mo kaya to, may kaya kang ibang gawin. No? Makadagdag ka, makatulong. Ngayon, wala tayong magaling ng mga awit masyado, wala tayong ganung milyonaryo, wala tayong doktor, wala tayong... Darating yan, hintay lang natin, amen? Sana, or kayo, later, amen? Hindi mo alam, si Jackie, mayiging ano to. Anong pangarap mo sa buhay? Wala, nakalimutan ko na eh. Ano ka ba? Teacher, di ba? Hindi lang teacher, kung anong, department secretary ng... Secretary of Education, di ba? Walang ano ha, wag mo yung... Walang confidential fund ha. Di ba? So last, ito na yung madali. Paglingkod ka ng Diyos, Pastor, unfair. Hindi ako pwede yumaman, ganun. Unfair naman. Na-deal ko na yung sarili kong kasalanan. Tapos yung pinaglilingkuran ko, sila yung loko-loko. Parang yan, Lord, parang, di ba? Lingkod ka ng Diyos eh. Tapos yun nga, mataas ang expectation. Gusto, paano ka nabubuhay? Ang ganun tanong eh, no? Kaya mo pa? Buhay ka pa? Well, yung maganda dito, number four. Ano nangyari kay Aaron tsaka kay Miriam? Kaya number four, eventually it all ends. Amen? Huwag ka masyadong, unfair, ang hirap, magtatapos din yan. Pag natapos yan, masaya. Pag naglingkod ka ng tapat sa Diyos, marami ka reward sa langit, masaya ka, iiwan mo sila. At least mas nasa mas magandang kalagayan sila. Imagine nyo kung nari, si yan, yung Roble. Sa palagay nyo ba, mas maayos kayo ngayon kumpara dati? Edgy, baka Muslim ka na kung hindi kita nakilala, di ba? Si Jackie. Jackie, baka mabalik lang nito. Kayo? Kayo? Nasa CCF pa sana kayo? CCF? Sarap dun, di ba? Imagine mo yan. Ikaw, Stephen? Ezzy? Pentecostal ka sana. Ikaw, Christian. Natuwa ka ba may mission dito? O sana wala na lang? Di ba at least mamatay si Pastor, nakikita ko may natulungan tayo. Amen? Amen. At magpapatuloy pa yan. Yun ang maganda doon. Di matapos sa inyo yan. Amen? Sana hindi matapos sa inyo. Maglingkod pa kayo sa Diyos. Ang dami natin makakomplish. Mamatay din tayo. Amen? So pag namatay tayo, wala na tayo dito. Sa langit, masaya na. So huwag tayong OA, huwag tayong unfair, huwag tayong daling mapagod. Magpahinga ka lang mamayang gabi, kinabukasan, gising ulit maaga, lingkod, trabaho, lingkod tayo sa Diyos. Amen? Amen. So, meron pa akong 10 minutes. Hindi, tapos na yan. So sana ganyan tayo. Kaya again ha, parang encouragement ko to sa inyong mga nag-aaral ng Bible quiz. Aralin nyo rin. So detalye muna and then later ating bibigyan ng context sa ating kasalukuyan. Para sabihin nyo, wala kinalaman yan. Hindi na nga uso yung pinapatay na hayop na yan. Basta tapos, aralin pa natin. Meron yan. Meron yang significance sa ating buhay. Okay? So let's pray. Lord, maraming salamat sa inyong mga salita again. At sa aking Bible quiz, Panginoon, na mga anak niyo po, Lord, di nang hinayang mag-aral, Panginoon. Nagtitiwala kasi kami na ang inyong salita ay napaganda. Maraming application to, Lord, na maganda. Even yung mga prinsipyo na hindi applicable sa amin yung lahat, pero may mga prinsipyo na definitely applicable sa amin, may makukuha kami. And therefore, hindi kami maghinaya, Panginoon. At least yung mga details na alam namin, kinote yan sa New Testament. Walang sayang, Panginoon, sa pag-aaral. And then, ganun din po, Lord, bigyan nyo kami ng maayos na mensahe after ng Bible quiz.
Yung application nito, mga inaral namin, ay makuha din namin. Malalim, ibang din natin makuha by ourselves. Ma-i-preach dito, mag-aralan mga inaral. Bilang po, Lord, napakaraming blessing. I pray na kayo po'y lagi magagabay sa bawat isa. Tulungan yung bawat isa, Panginoon. Sa mga nausubok din, ang lola ni Pame, Panginoon. Nung kalooban niya, Panginoon, sa kanya, na naingka, ay tulungan niyo na sila, Panginoon, comfort niyo po rin sila. Hindi po yung bisitahin namin sana kung ano mang kalooban niya dyan. Tulungan niyo po siya kung ligtas siya. I-pray na tutuloy po siya. And then, aming mga taba ulit, mga pag-aaral, Panginoon. Again, ang pag-asa namin nasa inyo. Hindi kami po yung tipong walang pag-asa buhay. Makita namin, kung makita namin yung ibang tao na parang walang direksyon ng buhay, maintindihan din namin yun. Bakit? Madalas wala sila sa inyo, Lord. Yung mga Kristiyano din naman, anak nyo na hindi lumalakad sa inyong kalooban. Makita rin namin na hindi yun ang gusto namin pat na itahakin. Makita namin yung mga lingkod nyo, Panginoon, dito. Yes, hindi madali. But I pray na picture din namin yung aming sarili dito. Magtiwala kami sa inyo dahil yung provision nyo naman. Hindi nawawala, hindi nagkukulang. Kung parang minsan kulang, ma-realize namin later, Panginoon, kailangan din pala namin na hindi nyo kami binagyayaman ng gusto physically, Panginoon, dahil talagang paraan ito na para magtiwala rin kami sa inyo, Lord. So, lang po, Lord, again, kayo pong mga lulati lagi sa aming buhay, magtatapat ang bawat sa inyo. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.